Sa mga kaguluhan at kalamidad na subok kamakailan, ang galing at talino ni Secretary Gibo Chudoro. Kayanin din kaya niya ang all-out war sa kusina. Dapat kahit anak ng mahirap, may karapatan sa isang mabuting edukasyon. Ang kanya raw bentahe, galing at talino, si dating Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro. Balitang matinik sa eskwelahan, pero malupit din pala pagdating sa kusina. Ang kanyang lulutuin, chicken fricassee, isang French dish. Handa na raw niyang isuko sa amin ang secret recipe niyang ito. Secretary Gibo, kaya mo ba ang all-out war sa kusina? Kayang-kaya, Jessica. Nung bagong kasal kami ng misis ko, itong paborito niya niluluto ko. Siyempre, iniba ko ng konti yung mga sangkap para mag-suit sa local na. I hope she doesn't mind, but between you and her, sino mas magaling magluto? Natural, ang lalaki ang mas magaling magluto. Dahil... Sige nga po, paano ko iluluto to? So, una, painit tayo ng isang kawali, no? Okay. Tinan muna natin. Hindi natin ang pamintay mo, no? Okay, ganyan. Ito na, baka pumilamsik ito, Jessica. Ingat ka. Yan. Una yung paa muna. Paano kayo natuto magluto? Yung nanay ko kasi hindi marunong magluto. So rather than na magreklamo ako nung bata ko, ginagawa ako na ng sarili ko. So it's your fate to be surrounded by women who can't cook? No comment. Ang importante dito, huwag ilalagay lahat ng manok by batches. Kung hindi, hindi magpriprito yan. Magbabasa lang. E paano yan? Kumbaga yung presidential race, it's too crowded. Hindi katulad nung manok, kailangan konti-konti lang. Well, no comment. Ang layo ng analogy, no, Secretary? No, no comment. Habang nagluluto si Gibo, nasa hindi kalayuan ang kanyang misis, ang dating modelo at ngayon congresswoman, Nikki Prieto Chudoro. So you cook this para kanino, Secretary? Okay, Nikki. Matalino kayo, magaling. Parang lahat nasa inyo. Bakit gusto nyo pang maging presidente? Sayang ang pagkakataon na pwede ko pang i-offer ang sarili ko sa ating bansa, no? At saka hindi ko lang naman sariling kagustuhan ito. Maraming naniniwala na at as a leader of a team, ano? Yung lakas kang PCMD, we go as a team. So isa lang akong bahagi sa mga programa namin, ano, sa plataforma namin. So habang nagluluto kayo, anong mga thoughts running in your head? Ano? Concentrated ako sa pagkain. Ah, talaga? Concentrated ako kasi dito nga tayo nakalilimot eh, na mga pangyayari sa labas eh. So this is a form of relaxation din pala, yes, sa inyo. Sabi nila, if you can't stand the heat in the kitchen, stay you can't out stand of the heat, get out of the kitchen. Oo. Parang tama. Politika. Parang politika. So far, nakakaya nyo ba yung init ng politika, Secretary? Oo, lalo na yung init ng pagtanggap ng mga tao sa atin. Ah, talaga? Tapos lagyan natin ng bacon, lagyan natin ng bawang, lagyan natin ng sibuyas. Wow! Kumpleto, Ricardo. Dito ko napatunayan, walang duda, marunong talagang magluto si Gibo. Uy! Wow, like a pro! Talaga nakakapag, ano ka siya ng pan. Para lumasa siya sa lasang Filipino na mas may konting oriental, nilalagyan ko ng konting oyster sauce at saka soy sauce para lumasa lang. Wala akong masabi. Talagang you really know your way about the kitchen. Is there anything that you cannot do? Oh, hindi ako marunong sumayaw. Kumanta? Depende sa sitwasyon eh. Para kailangan niyo yata yun sa politika. Habang hinihintay maluto ang manok ni Gibo, kinamusta ko muna ang kanyang buhay politika. Are you enjoying ito? Oh, yes. Napaka-hectic na pagtakbo for 2010. Ang sakripisyo lang talaga yung family time, quality time sa pamilya, bawas na bawas. Ngunit na-enjoy din. At learning experience kasi nakikita mo talaga ang kasuluk-sulukan ng mga bansa natin. So, iba't ibang kondisyon ng ating mga kababayan. The president is so unpopular. Mababa ang ratings niya all throughout her term. Tapos kayo yung kanyang anointed one. Alam mo, is that a liability for hindi, nakikita na ang ating mga kababayan katulad ng mga improvement sa survey ratings ko. Nakikita na nila na hindi na yun ang issue ngayon eh. Kasi
hindi na ang presidente ang magiging presidente sa 2010 eh. Pero hindi po ba, Secretary, yun parang into the proverbial frying pan? Kasi medyo masama. Hindi ba magaling ako magprito, Jessica? Narito mo na. So wala akong takot sa frying pan. Ayun na, but... Huwag lang ipanghabol sa akin itong frying pan. Hindi lang ang kanyang kitchen secrets ang ibinahagi niya. Nung high school, elementary, up to college, hindi kayo masyadong seryosong estudyante, ganon? Hindi ho gaanong seryoso. Talaga? Hard to believe. And then, but you ended up being a bar top notcher? Because ho, dun sa UP, nagbago na ho ako. Ah, talaga? Nakita ho natin yan, residue ng sauce. Palalaputin ho natin, lalagyan natin ng cream yan. Cream. Ngayon, kung wala ho tayong cream, pwede nang evaporada. Nagkaalata ng konti. So, dagdagan natin ng cream. Yan. Pero lasang-lasa yung manok. Ngayon, lalagay mo sa kanin yung sarsa. Ang sarap? Sarsa palang ulam na. Masarap talaga yung sarsa niya. Yung sarsa ang pamatay. No wonder gustong-gusto ng misis niyo. Ang sarap. Ilagay niyo sa kanin. Why is it so good? Eh, wala naman siyang wine. It's the cream. A combination of everything. No? Yung cream, yung nas nilagyan natin ng konting daya, yung oyster sauce at soy sauce. Oo. Tapos, i-brinown natin yung manok, yung katas ng manok, nanikit sa pan. Tapos, yun dinidiglaze natin with stock. Tapos may bacon pa. Kaya tripling daya. Galing. Pasado. Boodle fight ito. Susunod.